Pero dahil talagang magkakapatid ng turingan ninyo, Direk and then Epi, alam nyo ba kung kailan pag in love si Ate Maria? Ay, ay, ay! Alam mo, alam ko yan nung bata pa kami. Bigla na lang mahuhuli ka. Oy, anong ginagawa mo dito? O bakit? Eh, ano ngayon? Biglang magtataray yan kasi huli siya eh. pag nahuhuli, nagtataray. So, ano yung, meron ka bang experience na nakita mo talagang in love si Ate Maria? Wala yung gano'n. Wala? Hindi, meron. Nakita ko yun. Ay, ay, ay! Ano at sino? Remember, nawala ka, di ba? Hindi ka namin makausap. Sino sa ito? In your life. Sino? Ay! Huwag na natin sabihin yung pangalan. Basta, there was a point in her life na walang makausap sa kanya. Lahat, pati family, talagang tinalikuran niya. Hindi naman tinalikuran, pero nawala siya. Kumbaga parang she was, kumbaga parang hindi mo siya makausap. Or kung makakausap mo siya, sige na. Parang basta, parang nawala siya sa eksena. Kasi may mga ganun direct eh. Yung pag, di ba barkada natin nawawala? Bakit hindi pag na may love life. Pag in love. Oh. So, nagiging AP. Ka Ate Maria, ha? Yung bingi ako eh. Ay! Nagiging AP, alipin ng pag-ibig. Ayan. But it's not worth it. Ay, wala. Alam mo, kasi di ba, meron kanta, I never promise you a rose garden. Luma talaga yan. Dahil minahantay ng mga ganyan. Hindi, ibig sabihin, hindi naman ko, but pag in love ka, parang gano'n, parang I promise you a rose garden na hindi. Alam mo yun, love, mahirap yan. Napakahirap, di ba? Mahirap ang love pagka sobrang binibigay mo. Mo ang lahat. Na nakakalimutan mo mahal yung sarili mo. Magtira ka para sa sarili mo. Naririnig mo, Melay? Opo, nako, tinamaan. Magtitira tayo for ourselves. Kasi, yes. Lagi sinabi ng mami ko yun sa akin eh, hindi dapat binibigay lahat. Okay. Okay? I-check natin yan, mga mamshi. Oy, okay. Pero ito na, ang forever na nagbabond sa inyo ay syempre si Tito Dolphy. And I'm sure, masayang-masaya siya na hanggang ngayon close kayo. So sa lahat na pinagdaanan nyo, Direk, Kuya Epi, ano yung gusto niyo ipagpasalamat sa ating birthday girl? Hindi kasi si Maria ano yan eh. Kumbaga, maaasahan. Very dependable yan. In anything. Alam mo na sincere, pagka nagbigay siya, it's sincere. Kaya ang term talaga na tamang term is she's not selfish. Siya'y ganun siyang klase na tao. So, At saka yung ano, si Ate Maria yung out of the blue. Out of the blue bigla nilang tatawag yan. Tapos nasasabihin lang niya sa akin, okay ka ba? Diba parang, ha? Parang nararamdaman niya pag minsan medyo down ako, nakukutuban niya. Talagang tatawag sa akin yan, okay ka ba? Actually, medyo hindi. Halika, pumunta ka dito. Ayun na, magtatawa na kami. Ayun na nga, hanggang alas 4 ng umaga. Hindi na naman ako okay pag tama alas 4. Hindi na naman ako okay. Ito naman, ano naman ang mensahe ni Mama Rizel kay Direk Eric and kay Sir Epi? Kay Caps, my pinkish, ang aking kapatid na laging nandyan, para nga rin itong ina ng laging saklolo din. Alam nyo, kanina pinapag-usapan natin, di ba nung nandito yung mga kapatid ko, na nandyan ako para tumulong sa kanila. Carla, ito, pag tayo nangangailangan ng tulong, sino ba ang nilalapitan natin? Di ba wala? Wala tayong pwedeng lapitan, di ba? Ako, I'm proud to say I have my brother with me. Oo. Si Kais yun. Siya may kasama ng pangaral. Tapos lahat pa nung kailangan mong itanong, masasagot pa niya. Kaya yun siya sa akin. Kaya kamahal ko, kapatid ko na ito. Mahal na mahal ko. Ako naman kay Epi, ako naman ang ate niya. Kaya pag may problema si Caps, ako yung unang nagagalit. Pag may problema siya yung, hindi, wag na ako na lang yan, ako na, wag mo ka na makapag-usap. Hindi, tay, kasi ganito to. O sige, makikinig ako, pero yung susunod na sentence, ako ang magsasalita. Wag kang magkakamali magsalita. Yung mga ganon. Ganon kami. Yung natututunan ko, napapasa ko din sa kanya. Yung natutunan namin lahat sa daddy namin. Diba? Yun, kami-kami din. Kaya sabi ko, sana dad, masaya ka. Kasi hindi namin kahit kailan malilimutan ng mga pangaral na binigay mo sa amin.
Wow, ang sarap talaga, no? Oo, di ba? Ang sarap nakakarinig din ganyan. Gaya ng kwento ni na Ate Maria, Eric at Epi, may mga taong darating sa ating buhay at magiging pamilya natin sila forever. Yes.